ito ang kinabukasan. Nasira na ang mundo dahil sa digmaan. 400 taong nasakop ang mga Filipino. Una, sa Espanyol. Pangalawa, sa Amerikano. Ngayon naman, ang mga Hapon. Tila hindi na nakaraos ang Pilipinas. Umalis na lahat ng may kayang umalis. Ang mga mayayaman, may impluwensya, at may pera ay lumuwas na. Sa Maynila, kakaunti na lamang ang tao. Ang mga nakatira na lamang dito ay ang napag-iwanan. Mga tanga na walang natanggap na edukasyon. Kung meron man, ay kulang. Marunong magsalita ng wika. Ngunit bulag sa matematiko at siyensya. Sa panahong ito, nasira na ng Hapon halos lahat ng libro ukol sa wikang Filipino. Sa Pilipinas, mga sirang libro na lamang ang natitira. Ito ay taon 1943. Babaylan. Ikaw, sino ka? Ako si Arvik. I'm the leader. Kinagagala kitang makilala. At sino naman ang iyong mga kasama? Ako si Miles. Ako naman si Dana. Ako naman si Steph. Ikinagagala ko rin kayong makilala. Alam niyo ba kung bakit tayo nagkita ngayon? Bakit? Bibigyan mo ba kami ng foods? Ano? Sagot? Oh, asan na? Mas importante ang ibibigay ko. Ibibigay ko sa inyo ang kaalaman. Talaga? Halika na nga, umalis na tayo. Wala namang silbi ang kaalaman mo eh. Wait, di tayo mabubuhay sa mundo ng matagal kung wala tayong alam. At isa pa, di pa tayo marunong magbilang sa Filipino. Kung sa tingin mo makakatulong siya, then fine. Agay ako dito, magandang ideya yun. Alam ko hindi kayo marunong magbilang. At dapat malaman niyo. Lalo na't nawawala na ang wikang Filipino. Gusto naming malaman kung paano magbilang sa wikang Filipino so we can teach it to our future children. O sige, simulan na natin maghawak-hawak ng kamay. Dito na lang tayo lagi. Kaya nga. Dito na.
walang digmaan. Wow! Tayo, nasan kami, te? Nasan kami? Nandito kayo sa... Encontante. Ha? Ah! Pabababailan pa siya! Hindi ka pa nagpakilala, si Imaw ka lang pala! Oh my God, ikaw si Imaw! Ikaw! Imaw! Imaw! Magsimula na tayo. Magsiupo kayo. Ang librong ito ay punong-puno ng maraming kaalaman. Maraming paksa, lalo na sa wikang Filipino. Ano to? Okay. May mga bato. Mga bato. Para saan yung bato? Tuturuan ko kayong magbilang. Tignan nyo ang mga bato. Pagmasdan ng mabuti, magbibilang tayo. Okay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, at ang huli ay pulo. Naiintindihan niyo ba? Oo. O sige, hindi naman. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, pulo. At pulo. Pulo ba? Pulo. 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 Sige, ituloy niyo ang iyong pagturo. Mabuti. Ang susunod naman na ibibigay ko sa inyo ay ang puo na sumisimbolo sa bato o isang puo. Sampo, dalawampu, tatlongpu, apat na po, limangpu, anim na po, pitongpu, walampu, siyam na po. Naintindihan niyo ba? Opo! O ngayon, kayo naman ang magbilang ng mga grupo ng sampu. Simulan. Sampu, dalawampu, tatlongpu, apat na po, limangpu, anim na po, pitongpu, walongpu, siyam na po. Magaling, magaling! Tumingin kayo sa akin. Ang mga susunod ay mahirap lang ituloy. So paano yan? Iiwan mo na kami? Hindi mo na kami tuturuan. Huwag niyo akong pangunahan. Humikit kayo. Ito naman? Humikit na naman tayo. McKenny, McKenny, dugdug doremi. McKenny, McKenny, dugdug doremi. McKenny, McKenny, dugdug doremi. Anyari? Mahika, lahat ng nabasa niyo, madali niyo nang maiintindihan. Ang galing! Oo, at hindi lang yun. Hinding-hindi nyo na rin makakalimutan. Ah, okay.
Ramdam ko na gumagana ang mahika. Pabilang na sa akin yung mga daliri na ganito. Alam ko na. May 3-5. Tama! Galing mo. Galing. Isa pa. Alam ko na. May 4-7. Tama! Ito naman guys, bilangin natin yung tigaw at ibaba ilan. Nako, ilan kaya yan? Ilan yan? May 8,000. 8,000. Nakakatawa yun, ha? Sama na ugali nyo. Gusto nyo bigyan ko yung 1,000. Joke lang. Joke lang. Ito naman lang. Ikaw yung may 8,000 eh. Sorry na nga eh. Salamat sa pagtuturo ng lahat. Ngayon, mas lumawak ang kaalaman namin sa wikang Filipino, lalo na sa pagbibilang. Walang anuman. So, ano mangyayari sa amin ngayon? Balik na kayo sa pinanggalingan.